He is risen. Amen. So without much further ado, may I call on the messenger of the Lord, our head pastor, Pastor Esting Aguilar. Nag-iba po yung format, kaya nanibago ako sa... Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat, mga magulat ng kapatid. It is a very wonderful night, ano po. And I would like to thanks everybody. Salamat po sa inyong lahat, mga magulat at mga kapatid. At sa unang pagkakataon ng First Sunday Worship Service ng Jesus Christ, I am that I am church. At least nakadalo po kayo. And I believe it is through the power of the Word of God kaya po tayo ay nagkatipon-tipon dito. It is not a coincidence, but it is a plan of God, mga magulang at mga kapatid. Ang worship service na ito, hindi po pinlano. Katulad sa araw na ito, alam natin ano po na sineselebrate ng mga Katoliko at mga ibang religious organization na today is a resurrection day. Ano po. We believe in resurrection, totoo po yan. But for us, as a Christian, si Jesus Christ ay araw-araw ay nasa ating puso. Because He is already risen and Jesus is alive. Hindi po siya patay. But God is a living God. Ano po? Kaya maraming salamat po sa inyong lahat sa gabing ito, mga magulat, mga kapatid. And I wish sa susunod po na linggo o kung meron man din po kayong time every Friday or kung wala naman po ang Sunday night ay para sa inyong lahat, mga magulat, mga kapatid. Kaya welcome po sa bawat isa. And tonight, I wish paglabas po ninyo sa pintong yan, meron po kayong daladalang pagpapala mula sa Panginoon. Tayo po'y pansamandaling tumayo. And let's all bow our heads and pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, buong puso po kaming nagpapakumbaba, nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, Panginoon, pinapasalamatan ka po namin sapagkat ikaw ang nagkaloob ng buhay na walang hanggan sa aming lahat. Sa gabing ito, Panginoon, we acknowledge your presence sa aming kalagitnaan. At ganun din po, kayo po ang aming dakilang guro. Nawa ang kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu ang siyang mag-ari sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Ito po ang aming samo at dalangin na may pasalamat sa natatayang pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Mga magulang at mga kapatid, ang araw na ito, ito po ang tinatawag nilang Resurrection Day. Sa isang banda, ayon sa nasusulat, ang Diyos ay namatay. Jesus Christ, nung siya po ay nagkatawang ang Diyos, nagkatawang tao, ayon po sa 1 Timothy chapter 3 verse 16, siya po ay nagkatawang tao, there is a purpose. Kaya nangyari po ito according sa to the plan of God. He was manifested in the flesh
upang sa ganon ang pangako niya sa sangkatauhan ay mangyayari. And one day, siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo because of our sins and fault. Dahil po sa ating mga kasalanan, siya po ay pinako sa krus, siya po ay namatay, siya ay nilibing, at siya po ay muling nabuhay. And that is why we have resurrection sa buhay po natin. Ang resurrection po o muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo ay napakalaga sa bawat isa sa atin. It is a very important na pangyayari na minsan ay nangyari ayon sa plano ng Panginoon. And because Jesus Christ is the God that manifested in the flesh, mga magulang, mga kapatid, meron siyang kapangyarihan. At bilang Diyos, mga magulang at mga kapatid, at bilang Diyos, kung wala ang Diyos, ang araw na ito ay baliwala. Ang araw na ito ay walang kabuluan. Amen. Walang kabuluan ng ginagawa po natin na pagsamba kung hindi nangyari itong tinatawag nilang resurrection. Amen. Katulad po ng nakikita po natin, marami pong mga iba't ibang mga reliyon dito sa mundo. Kung titingnan po natin, mga magulang at mga kapatid, katulad po ng reliyon o yung tinatawag na Muslim, namatay si Muhammad but hindi na po bumalik. Hindi siya muling nabuhay. Si Confucius, siya po'y namatay at hindi muling nabuhay. Si Joseph Smith, ang founder ng Mormons, namatay pero hindi na po muling nabuhay. Si Jim Jones, sina David Koresh, yan po ay mga kilalang mga religious leader. Sila po ay namatay at hindi na po sila muling nabuhay. But brothers and sisters, si Jesus Christ lamang, si Jesus Kristo lamang, ang Diyos na nagkatawang tao na ipinako dun sa krus sa bundok ng Kalbaryo, siya po ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. And now Jesus is alive. Si Jesus ay buhay, brothers and sisters. Yan po ang bawa, ang experience po, ang karanasan ng bawat kapatiran na narito. O ito po ang karanasan ng bawat Kristiyano na naniniwala ng Diyos ay isa lamang. We believe in Christ because He is alive. We believe in Christ sapagkat He lives forevermore. Siya po ay buhay na buhay, mga kapatid. At siya po ang makikita po natin na mukhaan. Amen. Mga magulang at mga kapatid, ang gabing ito ay napakalaga po sa atin. Amen. Sapagkat, brothers and sisters, mapalad po tayo sa gabing ito sapagkat malalaman natin kung gaano kaalaga ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Marami pong mga Kristiyano, they don't even know the meaning of resurrection. Hindi nila naintindihan kung bakit nabuhay na maguli ang ating Panginoon. Amen. So, it is very important for every Christian who believe that God is one, na alam natin kung ano ang importansya na pinagkakalob sa atin ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. According to 1 Corinthians chapter 15, mga magulang at mga kapatid, ayon po sa nasusulat, ayon po kay Paul, ang sabi niya,
Ang sabi po dito ayon sa nasusulat, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinanatilihan. In verse 2, sa pamagitan naman nito, ligtas kayo kung matyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Ayon po kay Apostle Paul, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Amen. Sa mga panahon na ito, mga kapatid, marami pong mga tao na totoo ang sinasabi ni Apostle Paul na sila'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. So it means to say, ang kanilang reliyon na kilalang kanilang pinapasukan ay hindi rin nila naintindihan. Kaya napaka-importante, mga kapatid, na saliksigin po natin ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan siya magpapalaya sa iyo sa gabing ito. Ang katotohanan siya pong nagpapalaya sa atin. In verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang sabi po ni Paul, ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. In verse 4, at siya'y inilibing. Amen. At siya'y inilibing, at siya'y muling binuhay ng ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. At siya'y napakita kay Cephas at saka sa 12, pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan-minsan na ang karamihan sa mga ito ay nangabubuhay hanggang ngayon, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Amen. Brothers and sisters, that is the gospel of our Lord Jesus Christ. Siya po ay namatay, siya ay nilibing, siya po ay muling nabuhay. Amen. Mapalad tayo sapagkat ang Diyos na hindi natin nakita, mga magulang at mga kapatid, dumating ang araw, siya po ay muling nabuhay. Katulad din po natin ngayon, katulad din po sa mga ibang mga tao ngayon, they are dead. Spiritually, they are dead. Why? Sapagkat sila po ay walang relationship sa Panginoon. Spiritually, kapag tayo ay walang relationship sa Panginoon, kapag tayo lumalakad lang ayon sa ating kalooban, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, we are spiritually dead. It means to say, ang iyong spirito ay patay because we don't have relationship to the risen Lord. Amen. Kaya napaka-importante po, mga magulang at mga kapatid, na tayo hindi lang dapat mabuhay sa mundong ito. The most important thing, brothers and sisters, bigyan po natin ng puwang ang Panginoon sa buhay po natin. Gawin natin na siya lang ang priority sa buhay po natin. Once you prioritize God in your life, brothers and sisters, makikita mo kung gaano ang magiging pagbabago ng buhay mo. Makikita mo how God will continue to bless you. You can notice that God will continue to care for you and guide you all the way in your life. Yan ang Diyos. Yan ang Diyos na buhay, brothers and sisters. Amen. In 1 Corinthians chapter 15, verse 42, ayon po sa, again, in the book of 1 Corinthians, the same chapter, in verse 42, sabi po dito, gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Amen. So, resurrection of our Lord Jesus Christ means victory over death. Amen. Once we recognize that Christ was risen from the dead, brothers and sisters, nandun yung tagumpay natin sa kamatayan. Amen. Yan po ang sinasabi ni Paul, ayon po dito sa verse 42. Paul says,
we are so perishable. Ang sabi niya, tayo po ay itinanim na may kasiraan. Amen. But because of resurrection, nung tayo po yung nagkaroon ng buhay, nandun po yung kasiraan na tinatawag. Amen. Corruptible. Amen. But because of resurrection, we are raised imperishable. Amen. Because of resurrection, tayo po'y binubuhay na maguli na walang kasiraan. Amen. Yan po ba alam natin? And I'm sure we don't know about this. Amen. So we are born into this life as perishable being. Tayo po ay nabuhay sa mundong ito. Nasisira ang ating lupang katawan, di po ba? Ang katawan na ito ay pumupunta lang dyan sa lupa. May iwan sa lupa. Amen. But when we recognize that Jesus Christ was resurrected from the dead, mga magulang, mga kapatid, binigyan po tayo ng anong sabi ng Biblia? Binuhay tayo na maguli na walang kasiraan. Why? Because we will live forever. Ang soul natin, ang kaluluwa natin, mga kapatid, kapag nawala po tayo dito, mapalad tayo sapagkat ang kaluluwa na yan ay makakasama ng ating Panginoong Jesucristo. But kapag hindi natin kilala ang Diyos, tayo po ay mapapaama. So, because of resurrection, nagkaroon po tayo ng eternal life. Amen. Kaya kung di nabuhay na maguli ang Panginoon, saan kaya tayo ngayon? Saan kaya tayo? Amen. Kaya, ang panawagan ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid, the moment we repent, the moment na tayo po'y nagsisi sa ating mga kasalanan at tayo'y nagpabautismo sa Kanyang pangalan sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, then you will receive the gift of the Holy Spirit, and by that time, mga magulat at mga kapatid, mabibigyan na tayo ng power ng Panginoon and our sins will be forgiven. Mapalad po tayo, simple lang. It is not a matter of receiving. Ang sinasabi ng mga iba, tanggapin mo lang si Kristo. Born again ka na. No! Sabihin mo lang, mula sa iyong mga bibig. Marami pong tumatanggap, but hindi nagbabago. Why? Sapagkat they never repent. Ang importante, ang susi ng kaligtasan na yan, dapat mag-repent po tayo. Magsisi tayo ng mga kasalanan. Amen. Upang tayo po ay muling mabuhay na maguli. Kaya kapag hindi mo kilala ang Diyos, mga magulang at mga kapatid, ikaw ay patay. You are spiritually dead. Because you don't have proper relationship to God. So once you repent and receive Jesus Christ, at ikaw ay nagpabautismo sa Kanyang pangalan sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan ayon sa Acts chapter 2, verse 38, then you will receive the gift of the Holy Spirit. Then your sins will be forgiven. And that's the time, mga magulang at mga kapatid, magsisimula na po tayo magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen. Napakasimple. But because of the will of man, siya ang patuloy na nag-uudyok upang hindi natin makilala ang Diyos na ating sinasamba. Amen. Tandaan po natin, mga magulang at mga kapatid, we have victory over death. Amen. Dapat mapagtagumpayan po natin ang kamatayan na yan. Your physical body might fail you, but your soul will never die, and it will live forever.
Amen. Kaya napaka-importante po. And God said, sabi niya, it is finished. Amen. Nung siya'y nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, it is finished. Tapos na. Tapos na. Subalit ang tao ay pilit niyang inuulit-ulit ang mga bagay na ito. Yan po ang nakakalungkot kung titingnan po natin ang nangyayari sa ating kalagitnaan. Amen. Another thing, if we believe in resurrection, brothers and sisters, you can have victory over sin's dominion. Amen. What does the Bible says, mga magulat, mga kapatid? Tayo po, kapag hindi natin kinikilala na ang Diyos ay muling nabuhay, o ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, wala kang katagumpayan kapag dumarating ang kasalanan sa iyo. Believe me, tutuwo po yan. If Christ is not in you, mahina tayo sa kasalanan. Kagad kang bumibigay. I'm not telling kapag ikaw ay na-born again na, malakas ka na. No. Maraming nagiging born again, brothers and sisters, but until now, sila po ay nananatili sa dati nilang pagkatao. Amen. Amen. Why? Sapagkat walang manifestation ang power ng Panginoon sa buhay nila. Amen. Kaya ang sabi po ni Paul in the book of 1 Corinthians 15, verse 43, itinatanim na may pagkasipayo, binubuhay na maguli na may kalwalatian, itinatanim na may kainahan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Napakaganda po. Ito ang sinabi ni Paul dito po sa verse 43. Ang sabi sa English, we are sown in dishonor. In dishonor, it means to say, tayo po'y sinilang na makasalanan, di po ba? Lahat tayo ay galing sa kasalanan. Lahat tayo ay makasalanan, mga magulang at mga kapatid. But by the grace of God, sapagkat we recognize the power of the of God, we repent. Kaya ang Panginoon, siya ang nag-dwell sa buhay po natin. Amen. So, tayo po ay tinanim na makasalanan. And we are born in sin because of resurrection, brothers and sisters. We were raised in the glory of God because of resurrection. Amen. So, when we repent, we were able to stand in the front of God. Amen. Napakahirap. Kapag wala ka na sa mundong ito, ikaw ay nasa ibang buhay na, mga magulang at mga kapatid. Napakahirap kapag nandun ka na sa judgment. Tatanungin ka ng Panginoon, anak, anong ginawa mo sa lupa kung ikaw ay nandun doon? What will you going to tell God? Anong sasabihin natin sa Panginoon? Lahat tayo po ay dadaan sa judgment. Amen. Lahat tayo, walang exemption. Kahit ikaw ay mangangaral, kahit ikaw ay famous evangelist, kahit ikaw ay reverend, kahit ikaw ay pare, mga kapatid, every one of us will face judgment from God. Then afterwards, ano kaya ang sasabihin po natin sa Diyos? Amen. Ang sabi ni Paul, itinatanim na may kainaan. Lahat tayo ay may weaknesses, di po ba? Lahat tayo ay may weaknesses, brothers and sisters. But through the resurrection of our Lord Jesus Christ, we are raised in power. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon. Once you repent and baptize in the name of our Lord Jesus Christ, and you receive the gift of the Holy Spirit, we have the power. Meron na tayong kapangyarihan. Dati ay mahina ka.
Madali kang ikayatin sa mga gawang walang kabuluhan. But, brothers and sisters, through the resurrection of our Lord Jesus Christ, tinanggap natin ang power mula sa Kanya. Kaya yung kasalanan before, dati, madali tayong magkasala, madali tayong magsinungaling, napakadali. But if you have the power from God, mga magulang at mga kapatid, hindi ka mabulungan ni Satan. Kapag naririnig na ni Satan ang pangalan ng Panginoon, brothers and sisters, siya po'y tumatakbo na. And that's the power coming from the Word of God. You have the power to resist sins. You have the power to resist temptation, mga magulang at mga kapatid. Why? Sapagkat you recognize the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya yung kasalanan, wala na. Wawasakin ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang kasalanan na nanaan sa ating buhay, mga kapatid. Kaya kung minsan hindi tayo na spiritually, mahina tayo. Patay tayo, mga magulang at mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, alam natin ito. Ang sabi ng Bible, all power is given to you. All power is given unto them who believe. Ang sabi ng Panginoon, in my name, ang sabi ng Panginoon, you can cast out devil. You can cast out devil in the name of Jesus Christ because He is a risen God. Amen. And that is the power. And that is the authority na binibigay po ng Panginoon sa atin. At bakit wala kang power? Why? Because you never recognize that Jesus Christ is risen from the dead. Sapagkat ang Kristo na kilala mo, mga magulang at mga kapatid, yun pa rin Kristo na nakapako dun sa krus ng Kalbaryo. And that is the false Christ. Si Jesus Christ, siya po'y buhay na. Wala na dun sa krus. Wala na sa krus. Amen. If you are preaching Christ, nandun pa sa krus ng Kalbaryo, you are listening to the false prophet. Maliwanag po ba? Kaya kapag ang tinitingnan natin, hanggang ngayon, yung Kristo na nakapako dun sa krus ng Kalbaryo, yan po ang false Christ na pinapangaral po nila. Believe me, brothers and sisters, sapagkat ang sabi ng Biblia, siya'y ipinako sa krus, di po ba? At siya'y namatay. Siya'y binaba. Siya'y nilibing. At siya'y muling nabuhay. Amen. Maliwanag po ba? Ngayon, sa isip mo, ang tinitingnan mo, yung nakapako sa krus, hindi yung risen Lord, hindi yung Kristo na nabuhay na maguli, mga kapatid, you are worshiping the false Christ. Maliwanag po ang Biblia, mga magulang at mga kapatid. Sa Bible, walang kontradiksyon. Walang kontradiksyon sapagkat ang nangungusap diyan ay isang Diyos na banal. Amen. Amen. So when we recognize that Jesus was risen from the dead, mga kapatid, we have the power over lust of the flesh. Tinan mo, bakit mahina ang tao when it comes, lalong-lalo na po ngayon, ang demonyo, tinitira ang tao sa lust of the flesh. Amen. Totoo po yan. Diyan ka susubukan ni Satan kung gaano kakatibay. Amen. Amen. Kaya kung nasa sa'yo ang power ng Panginoon, brothers and sisters, hindi ka lang magkakaroon ng power to resist the lust of the flesh, but you have the power also over drugs and alcohol. Tumikin man dyan, kapag ikaw ay puspos na ng Espiritu ng Panginoon, umawak man dyan, never. Ayaw mo na. Sapagkat iba na yung nananaan. Iba na ang nagdidwell sa'yo. Sinong nagdidwell? That's the power of God. Ang mismong Kristo na nabuhay na maguli, ang kanyang Espiritu, yun ang nabubuhay sa'yo. Amen.
Kaya hindi ka na pwedeng gumawa ng mga kasinungalingan. Dati sinungaling ka. But when the Spirit of God ay nasa atin, mga kapatid, mawawala po lahat ng mga bagay na yan. Amen. You have the power to break the relationship, the bad relationship in your family. Mawawala na yung mga broken relationship na yan, brothers and sisters. Magkakaroon ng peace mismo sa loob ng iyong tahanan. Amen. And also, ito pong pinaka-importante, magkakaroon ka na ng power over financial bondage. Amen. Hindi po ba kayo nagtataka ngayon sa buhay natin? Ang takbo ng mundo ngayon, kaiba mga kapatid, ang problema ng mundo, tandaan po ninyo ito, it is not about money. It is not about the relationship to others, but ang problema sa mundo ay spiritual. Why? Sapagkat marami ng tao na hindi nakakilala sa Diyos. Amen? And that's the problem. Kaya kapag wala kang Diyos sa sarili mo, brothers and sisters, wala kang tamang way sa buhay mo. Kung ano yung naisip mo, yun na. Kapag naisip mo na mag-loan ka sa Citibank, yun na. Hindi ka na mag-iisip kung kaya mag-loan. O tawagan si Brother John. Ha? Mag-isip-isip ka muna. Amen. Ba't ano pong nakikita natin ngayon? Totoo ang sinasabi ko, mga magbulat mga kapatid. Ang mga bangko dito lang sa Bahrain, wag na sa Pilipinas. Ang mga bangko dito, ewan po, Brother John, if you will agree with me, marami po silang problema, lalo-lalo po sa loan collection, di po ba? Almost 4,000 individuals ang nagkaroon ng travel ban ngayon. Hindi sila makalabas ng bansa unless nababayaran yung kanilang mga utang. So, kung titingnan mo ang mga ganitong mga tao, mga magulang at mga kapatid, what is the reason behind? Behind that, bakit nangyayari? Bakit nangyayari itong mga ganito? May trabaho ka naman. Kung minsan nga, pati mayaman, may pera sila, but ito, totoong sinasabi ko, brother John, they are not updated when it comes on payment of their loan. Mayaman yan, di po ba? Kung minsan, shake mo ang mga yan, hindi sila updated. Lagi silang delay sa bayaran. Why? Why, mga magulang at mga kapatid? Yan, ang problema po dyan is about the relationship between you and God. If we have the proper relationship to God, mga magulang at mga kapatid, alam mo, yung blessing tuloy-tuloy sa'yo. Kahit sumasahod ka lang 120 a month, or 90, or 80, brothers and sisters, sapat na sapat sa buhay mo yan. Hindi kita pagkukulangin, sabi ng Panginoon. Amen. Totoo po yan. Tingnan mo, kapag malaki ang sahod mo, malaki ang expenses mo. Pag maliit ang sahod mo, napakaliit ang expenses mo. Di po ba? The same thing, walang pagkakaiba. Amen. Kapag sumasahod ka ng 1,500 dinars a month, titingnan mo yung expenses mo, 700. But kapag sumasahod ka lang ng 120, titingnan mo yung expenses mo, 15 dinars. Kasi bumibili ka na lang ng chapati. At saka yung dal. Masaya ka na. But ang importante ay may Diyos ka, brothers and sisters. Ang importante, hindi ka nagkakasakit. Ang importante, meron kang proper relationship sa Panginoon. Yan ang pinaka-importante, mga magulang at mga kapatid. That is the most important in life. Amen. Kapag nasa kay Kristo na, hindi mo na iniisip yung pera. Hindi mo na iniisip na yung magiging mayaman ka. No! Totoo ang Biblia, mga magulat, mga kapatid. Totoo ang sinasabi po ng Biblia. Amen.
Ano pa? Resurrection demonstrate the power to have a new life. Amen. A new life. A new life. Sabihin mo, a new life. Lahat tayo gusto natin na magkaroon po tayo ng magagandang pamumuhay, di po ba? Sino ba dito ang may gusto na magulong buhay? Ha? Palagay ko wala. Lahat tayo. Ang ninanais natin ay magkaroon po tayo ng magandang pamumuhay. Masaya. Yung relationship mo sa asawa mo ay napakaganda. Relationship mo sa mga anak mo ay napakaganda. Lahat tayo, yan ang mga minimiti po natin. And sometimes, bakit hindi nangyayari? Bakit hindi nangyayari? Sapagkat wala kang Diyos sa buhay mo. Amen. Do you believe that God is the God of second chance? Pag wala ka nang magagawa, ang Diyos na lang ang pangalawang isipin mo, ang Diyos, di po ba? Ganyan tayo. Ha? Kapag hindi mo na kayang lutasin ang problema mo, at saka mo lang tatawagan ng Diyos. Hindi po ba? Ganun tayo. Kapag hindi mo na kaya ang problema, at saka mo lang naiisip ang Diyos. Matandaan po natin, mga kapatid, tama yun. Amen. Ang Diyos naman, binabantayan niya tayo sapagkat siya'y buhay. Nakabantay ang Diyos araw-araw sa atin. Kahit sabihin mo na hindi ka nag-attend, ngayon ka lang nakapag-attend ng ganitong worship service, but still, kahit wala ka sa church, ang Diyos ay nando doon. Nakikita ang, alam niya ang iniisip mo, alam ng Diyos ang ginagawa mo, nandun siya sapagkat siya'y buhay. But ito ang tandaan mo, mga magulang at mga kapatid, no matter how far you are sa apat na sulok ng mundong ito, kaya kang abutin ng Diyos. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang kamay ng Diyos hindi maiksi upang ikaw ay hindi niya maabot. Amen. No matter how long na ikaw ay naging suwail sa Panginoon, but still, God is still a God. Ang Diyos ay kaya ka pa rin niyang tulungan. Amen. God still can reach you where you are. Yan ang Diyos na makapangyarihan. Yan ang tunay na Diyos. Yan ang Diyos na buhay na pinapangaral po namin sa inyo. Sapagkat siya mismo ang nagpakita sa amin. Kaya ang mga patutong ito, mga kapatid, ay tunay, hindi po gawa-gawa. And we experience the power of God in our life. Amen. Kaya ako sa life ko, hanggat malakas ako, sinasamantala ko ang Panginoon. Kaya kapag nag-uusap po kami mag-asawa, hanggat malakas tayo, Sister Aida. Tingnan mo, Sister Aida, brothers. Siya ang pinakamatanda sa atin dito, but still, hindi mo mababasa sa kanyang mukha na siya'y nag-iirap. Magkano lang sweldo ni Sister Aida? Siya'y pangkaraniwang housemaid lamang. But still, mga magulang, mga kapatid, kung titingnan natin sa lens ang kinikita po ni Sister Aida, ang dami pa niyang natutulungan. Ilan yung mga anak niya na walang trabaho. Amen. But still, tama ang Biblia. Ang binibigay ng Panginoon sa atin, hindi tayo bibigyan na sobra-sobra. Sapat lang sa pangangailangan mo. And that is the true blessing, ano po. Yan ang tunay na pagpapala sa ating lahat. And lastly, brothers and sisters, resurrection demonstrates God's redemption in our life. Amen. Napakabuti ng Panginoon. Imagine, tinubos ka ng Diyos. Hindi ba natin naisip yan, mga kapatid? Dahil sa pagtubos ng Panginoon sa ating mga kasalanan, kaya nga siya muling nabuhay, mga kapatid, upang siya ang magiging sacrifice dun sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya nagkatawan tao. Amen. Upang matubos niya ang bawat tao sa mundong ito.
ang bawat nilalang niya na nababad doon sa kasalanan. Tingnan natin ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi niya tayo iniwan, tama ang Biblia. He will never leave you nor forsake you. Pwede niyang gawin nung siya'y pinako, siya'y namatay, nilibing at siya po ay pwedeng hindi na mabuhay. Kayang gawin ng Panginoon yan. Ha? But God is an awesome God. Napakabuti po ng Diyos, mga magulang, mga kapatid. Kaya kung minsan, kung iniisip po natin yung kabutihan ng ginagawa ng Diyos sa atin, napapaiyak ka. Napapaiyak ka, brothers and sisters. Imagine, mapalad ka. Kaninang umaga, gumising ka na may lakas. Mapalad ka. Amen. Bago ka pumasok, meron kang mga pagkain nakaanda doon sa mesa. Mapalad po tayo. If you compare to other people, pag natulog sila, hindi na sila babangon. Yung naatake sa puso, yun po. Napakahirap. But still sa oras na ito, mga kapatid, malakas po tayo, nakadating po tayo dito ayon sa plan ng Panginoon. Sapagkat mahal tayo ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 15, from verses 7 and 8, saka napakita kay Santiago at saka sa lahat ng mga apostol at sa kaguli-ulian, ang sabi po ni Paul, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanaunan ay napakita naman siya sa akin, ang sabi ni Paul. Alam po ninyo nung binabasa ko ito, tulad ng isang ipinanganak sa di kapanaunan ay napakita naman siya sa akin, ang sabi ni Paul. Amen. Iniisip po, ano kaya ang ibig sabihin ni Paul? So, binasa ko po sa English. Ang sabi niya dito sa English, one born out of due time. It means to say, si Paul, alam natin si Paul is one of the persecutor sa mga Kristiyano. Di po ba? At paano nasabi ni Paul ito? Ang sabi niya, ipinanganak sa di tulad sa isang pinanganak sa di kapanaunan. So, sa aking interpretasyon, it means to say, si Paul, ibinibilang niya ang kanyang sarili nung siya'y nasa sinapupo, parang siya'y nasa sinapupunan ng kanyang ina na hindi siya pinanganak ng normal, but palagay natin nasa sarian siya. At saka lang din siya kinuha. Nakukuha po ba niyo? Ha? O parang, let's say, hindi yung abortion, masama yung abortion. Yun na lang ang pinakasimpleng ano. Halimbawa, kapag nasisaryan ka, nasisaryan yung isang babae, ano po, anong ginagawa? Kukunin lang ng doktor, operan ka dito. So, ganoon ang ibig sabihin ni Paul. Why? Sapagkat si Paul is one of the persecutor, mga kapatid, kahit saan, inaabol niyang mga Kristiyano para isuplong sa mga Romano. Hanggang sa Damascus, inaabol niya ang mga Kristiyano. So nakita ni Paul, kahit gaano kakapalakasama, ang sabi niya, ang Diyos ay may patawad, pagpapatawad na nakahanda sa iyo. Amen. Ano nangyari kay Paul? Siya'y pumunta sa Damascus. On the way to Damascus, nasumpungan niya ang Kristo na kanyang kinakalaban. Amen. Yan ang ibig sabihin pala ni Paul. Kahit siya'y napakarumi, kahit siya'y masama, mga magulang at mga kapatid, kahit pinepersecute niya mga Kristiyano, but ang kamay ng Diyos andang magligtas sa kanya. Amen. Amen. In 1 Corinthians chapter 9 and 10. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Imagine, nagpapakumbaba si Paul. Siya akong pinaka, I am the least among the apostles. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-uusig ko ang iglesia ng Diyos. Datapos sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Amen.
the grace of God, brothers and sisters, yan po ay hindi nawawalan ng kabuluan sa atin. Kaya si Paul, kahit siya nakababad doon sa kasalanan, by the grace of God, brothers and sisters, by the grace of God, pinatawad ng Diyos si Paul. Kaya tayo, nandito mga kapatid, kung alam natin na maraming pagkukulang tayo na nagagawa sa Panginoon, God is a merciful God. Amen. God is a merciful God, brothers and sisters. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Kahit sinasabi mo, unworthy ako, Pastor. Kahit undeserving ka, brothers and sisters, but God, the love of God, ay nandiyan, hindi po nawawala. Yan ang kabutihan ng Panginoon, mga magulang at mga kapatid. But in one condition, ang gusto lang ng Panginoon, we have to confess our sin. I-confess natin kaya sa Kanya. Why? Sapagkat ang Diyos po ay banal. God is a holy God. God is a perfect God. Ang gusto ng Panginoon, kapag lumapit tayo sa Kanya, huwag mo lang tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas, katulad ng sinasabi ng mga iba. But ang dapat nating gawin, mga kapatid, yan ang susi na binigay niya kay Peter. Amen. Kaya si Peter, nung siya ay nag-sermon, after the day of the Pentecost, ano ang kanyang sermon? About the resurrection of Christ. Pinaabot niya ang resurrection ng Panginoon sa mga Udyo. Amen. So repentance is a must, brothers and sisters. Tayong lahat, mga kapatid, dapat lang na tayo po ay magsisi ng ating mga kasalanan. For the remission of your sin, brothers and sisters, magpabaptize tayo sa pangalan ng Panginoon. Ang pinaka-importanting regalo, the gift of the Holy Spirit, will be upon you. Napakasarap po niyan, brothers and sisters. Amen. So, do you believe that God has risen from the dead? Amen. Naniniwala ka ba darating ang oras o ngayon, ikaw din ay mabubuhay na maguli? Before, patay ang relationship po natin sa Panginoon. Patay tayo, wala tayong contact kay Lord. But because of repentance, nagkaroon pa na tayo ng contact sa Panginoon ngayon. Amen. Amen. So, the Word of God is a perfect. Perfect ang salita ng Panginoon. Maging ang binigay po na prophecy ni Isaiah, ang sabi niya, in the book of Isaiah, chapter 53, verse 5, dito po tayo magwawakas. Ngunit siya ay nasugatan. Anong prophecy ni Isaiah? Wala pa si Jesus Christ. Ano po? Hindi pa nagkatawang tao ang Diyos. Anong prophecy ni Isaiah? Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Amen. Nagsigaling tayo. Amen po ba? Nangyari po ba ito? Saan nangyari? Nangyari po ayon po sa 1 Peter, next verse, 1 Peter chapter 2, 24. Ito po yung prophecy ni Isaiah, nagkaroon po ng katuparan, na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa ibabaw ng kaoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan ay mga buhay tayo sa katwiran, nang dahil sa kanyang mga sugat ay nangagsigaling kayo. Imagine, nagsigaling na kayo. Magaling ka na. Magaling ka na. Kung may cancer ka, magaling ka na. Naniniwala po ba kayo? Parang kumisan naisip natin, imposible yan. Tandaan mo, brothers and sisters, walang imposible sa Diyos. At maliwanag ang sinabi ng Biblia, ayon kay Propeta Isaiah, mga magulang at mga kapatid, tayo'y magsisigaling. At nung dumating ang Diyos na makapiling natin, siya'y nagkatawang tao. At ayon sa patutuo po ni Peter, dahil sa kanyang mga latay, tayo po'y nagsigaling na. Brothers and sisters, kung ano man ang karamdaman mo ngayon, sakit,
cancer, diabetes, high blood ka, by the power of God, you are healed. Magaling ka na. Why? Because of the risen Lord. Tayo po'y tumayo. Mga magulang at mga kapatid, napakasarap po kapag meron tayong proper relationship sa Diyos. Mga kapatid, sa gabi pong ito, ang mangyayari ngayon bukas ay history na. Amen. Alam ko, alam ng Panginoon, kaya kayo dinala ngayon sa gabing ito. Maging kayo man na laging nag-attend sa ganitong mga pagpupulong o worship service, brothers and sisters. Alam ng Diyos ang nasa puso po natin. Mga kapatid, lahat po tayo ay galing sa kasalanan. Amen. Lahat tayo. But by the love of God, by the grace of God, brothers and sisters, ang Diyos ay araw-araw binabago po tayo. And I feel tonight, nararamdaman ko po mga magulang at mga kapatid, sa gabing ito, isang espiritu lamang ang nagdala sa inyo sa gabing ito upang kayo po ay aming makakasama. And that's the Spirit of God. Amen. Kahit sinasabi ng iba, saan yung church mo? Nasa Muwada kang layo. But remember, nung dumating ka dito, unang binagsakan mo ang Muwada. Amen. Amen po ba? But, hindi yan ang case. The case tonight, brothers and sisters, is to have a proper relationship to God. Yan po ang pinaka-importante. Ang plano ng Panginoon, tayo po'y nakarating dito sapagkat God has a special plan for you, for everybody. Amen. Tandaan po natin, isang beses lang mamamatay ang tao. Man will die once, then after that, ay judgment. Kaya napakahirap. Napakahirap kapag mawawala ka sa mundong ito. Saan ang tuloy mo? Sa impyerno. Amen. Why not grab the opportunity tonight, brothers and sisters? Sapagkat ito ang challenge ng Panginoon sa atin. Grab the opportunity. Sapagkat dadating ang araw, believe it or not, brothers and sisters, wala na po tayong makikitang mga ngaral. Gusto mo man makarinig ng salita ng Panginoon, you cannot find anybody to preach the preaching the word of God. Wala na tayo makikita pa. Yan po ang mangyayari. Kaya samantalahin po natin ang panahon, ang pagkakataon na tayo po ay lumapit na. Magpakumbaba tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya in a simple words, Lord, I love you. Lord, forgive me. I am a sinner. Mag-depend ka, brothers and sisters. Are you ready to meet the Lord? Are you ready to meet God, brothers and sisters? Mahal ka ng Panginoon, tayong lahat. Tandaan po niyo, tayong lahat na narito ay parang maruming basaan lang sa harapan ng Diyos. Isang maruming basaan lang. But by the power of God, brothers and sisters, I will tell you the truth. Once na tayo po'y nagpakumbaba sa Panginoon, 100% magkakaroon ka ng new life. 100% you can feel the power of God in your life. 100% you can feel the changes that will happen to yourself. Magkakaroon ng pagbabago.
Then later on, you can feel peace and joy. Dati, sa isang tawag lang mula sa Pilipinas, kapag Pilipinas na nakikita mong number, iba nang nararamdaman mo, eto na naman ang problema. Eto na naman ang problema. And that's the work of the devil. May sakit ang iyong mga anak, namatayan ka ng mga kamag-anak, sinaksak yung pinsan mo o kung relatives mo, wala nang mga good news, puro bad news. But if you come to God, brothers and sisters, kung lalapit po tayo sa Panginoon na may pagpapakumbaba, brothers and sisters, God is a merciful God. God is a merciful God, brothers and sisters. Siya po ay handang magpatawad. Are you ready to meet the Lord, brothers and sisters? Do you believe that God is a risen God? Siya po ay buhay. Hindi po patay ang Diyos. Ang Diyos ay isa lamang. Yan ang ating Panginoong Yesu Kristo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya lang ang pwedeng magpatawad sa ating mga kasalanan. Wala nang ibang Diyos, liban lang sa ating Panginoong Yesu Kristo. And before we will close this message, brothers and sisters, who among you are you willing to accept this challenge, brothers and sisters, na sumuko ka na sa Panginoon? Huwag mong isipin yung bukas. Huwag muna. Kasi meron pa akong hindi maiwan. Brothers and sisters, tonight, kapag in-accept mo ang power ng Panginoon, all your plans will be changed. Magbabago po ang plano mo in a better way. In a better way. Hindi ka magsisisi. 100% pakinabang. 100% ay kapayapaan. 100% mapipil mo yan. Yung tunay na joy. Hindi ka nag-enjoy, but only joy. Yung enjoy, isang beses mo lang maranasan lang. Maranasan yan. But once you feel the joy from God, that is forever, mga kapatid. Maging mapayapa ka. Are you ready to accept God, brothers and sisters? Habang tayo po'y nakapikit, you can raise your hand. Pwede mong itaas ang iyong kamay. Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, magbabago na ako. I love you, Lord. Mahal kita, Panginoon. Ang gusto ko, Panginoon, ikaw ang mag-aari sa aking buhay. At once na yan ang mamutawi po sa bibig natin sa gabing ito. Hindi po propaganda ang ginagawa po natin ito. It is a true message from God. What is the use of being here kung hindi po tayo nagpapakumbaba sa Diyos? Amen. Are you ready? It is not by religion. Tandaan po ninyo, hindi po religion ito. We are here to have a proper relationship to God, to the one true God, brothers and sisters. Are you ready? Itaas mo ang kamay mo, brothers and sisters. Itaas mo. Remember, hindi ka lang bisita sa gabing ito. Kahit ikaw ay miyembro dito, hindi ka lang napadpad dito dahil the first worship service of this church. But it is a plan of God, brothers and sisters. It's a plan of God. Are you ready? Itaas mo ang kamay. Hindi yung up-up. Itaas ang kamay. That is the half of surrendering your life to God. Dakilang Diyos na banal, Diyos na mapagpala, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakikita mo, Panginoon, ang bawat kamay na nakataas sa oras na ito. Nakikita mo, Panginoon, batid mo ang kanilang mga puso. Batid mo ang kanilang pag-iisip, Panginoon, sa oras na ito. Dakilang Diyos, sa oras na ito, naniniwala po ako, ikaw ang Diyos ng Himala. Ikaw ang Diyos na mapagpatawad.
Ikaw ang Diyos na punong-puno ng habag. Kaya sa gabing ito, Panginoon, nakikita mo ang bawat kamay na nakataas, Panginoon. Lord, kaabagan mo po sila. Bigyan mo po sila ng panibagong buhay, Panginoon. Upang sila'y maging buhay na maguli sa iyong banal na arapan. Nung nakalang araw, Panginoon, sila po ay spiritually dead. But now, brother, Panginoon, ang lahat ng aking mga kapatid na nalito, our brothers and sisters, Lord, nalito po sila. Nandun po ang kanilang pagpapakumbaba sa iyong banal na arapan, sa trono ng iyong biyaya, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo po ang kapatawaran sa kanila. Tulungan mo po sila, Panginoon. Kaming lahat na narito, Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami na Ikaw ang Diyos na buling nabuhay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na kasama po namin araw-araw, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa iyo, sa lahat, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, inihiling ko po ang iyong pagpapatawad sa aming lahat, ng Diyos. Amen. Salamat. Kami po, Panginoon, ay isang maruming basaan lamang sa iyong banal na arapan. Kaya, ang tanging kahilingan ko po, Amang Diyos, igawad mo po ang pagpapatawad sa aming lahat na narito. Salamat po sa iyong kabutihan, Amang Diyos, sa iyong kabanalan. Tunay nga, Ikaw ang Diyos na mabuti. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng abag. Dakila ka, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan at kabanalan. Salamat po sa gabing ito, Amang Diyos. Salamat po sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa aming lahat. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa lahat ng may karamdaman sa gabing ito, Panginoon. Amang Diyos, sila po'y magaling na. Yes, Lord. Magaling na sila, Panginoon. Wala na po silang karamdaman sapagkat ayon sa nasusulat, Panginoon, inako mo na doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang lahat ng mga sakit at karamdaman namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, kaming lahat ay pawang magagaling na. Amen. We are whole healed. Amen, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon. Yes. Dalhin mo po sila, no, magpayapa sa kanilang kanya-kanyang taanan, Panginoon. Iligtas mo po sila sa lahat ng kapahamakan. Pinagkakatiwala ko po silang lahat sa iyong mapagpalang kamay. At ang lahat ng ito, aking pong buong pusong pinapasalamatan sa natatanging pangalan mo lamang. In Jesus' mighty name, we pray. Amen. 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 Amen.